joining nyo naman sa atin, mga katoto. And welcome back to our YouTube channel. So sa araw na to, plastering na tayo. Alam, may babatiin muna tayo. Request ng mga bata ng San Fernando Norte, especially dun sa grade 1 abukado. Ito, sila ano. Ayan ang mga bago nating mga subscriber, mga tuwan-tuwan mga bata dun sa ginawa nating feeling coder. Sabi niya, Kuya Katoto, sabi niya, pakibati mo naman kami sa vlog mo. Pinapanood ko na yun. So, binabati na natin dyan. Sa grade 1 abukado dyan, sila Prince. Prince, shoutout sa'yo dyan. Kay Angel. Ay mga bata dyan. Kay Sophia. Kay Johnny at saka kay Altea. Shoutout sa'yo dyan. Magpaka-wait kayo. Si Aldrin. Si Mark Vincent. At saka si Janica. Sa yung mga bata na to, tuwan-tuwan sa reading corner natin at excited sila magbasa dun. So, sabi nila, ang ganda ng ano. Kaya Katoto, sabi niya, ang ganda nung reading corner namin. Sabi niya, ang sarap mag-estero. Kaya lang, nag-uuna-unahan sila. Sabi ko, huwag kayo magsabay-sabay. Mag-distance niya mga kayo. So, shoutout sa inyo dyan. Okay, ito na nga yung ginagawa natin mga Katoto. Kasana ko na yung tayo nagka-plastering. Yan. So, request ni Pare Vic ay yung paano daw tayo mag-plastering kung paano pinukuha ng eskwalado o nakahulog yung angle, yung mga sulukan ba. Kasi, halimbawa niya nang mapapansin pagka hindi masyadong pinagturo ng pansin mga katoto yung mga sulok. So gamit lang natin yung ating yan, barat hulog. Make sure na lagi nakahulog yung mga mga sulok. Angle na yan. Yan ang mapapansin yung lagi. Tapos binubura niya yung pre, sabi niya masyadong matalim. Ay, tinatanggalan niya ng kanto. So, stay tuned muna mga katot at tutuloy lang natin na ginagawa. Make sure nyo lang mga katoto na every time na mag-plastering kayo, huwag makalimutan gumamit ng ulog, metro at para yung mga kapatag. So para may sabi ng mga wool na kapasin sa kapatag. So pag hindi mo po yung kakalimutan niya ng bala. So ito ginagawa natin ito yung muna yung pagkukulo. So mamaya yan, pagkumasan pa natin ang kapatag natin sa. Thank you.
Kasi yung mga katoto, hindi natin na nilagyan ng purong simento o yung finish na makinis na makinis. So, ang plano natin dito is mas matibay kasi kumabit yung skin coat natin pag magpipintura na tayo pag rough lang siyang ganito. Mas medyo makapayas ang pakapitan. Conforme dun sa makinis na halos konting puros ang nagkapapit lang yun. So, dito medyo pwede mong pakapalin yung skin coat na mas kakapit yung pintura sa yun. So, yun ang tipit lang natin para mas makapit yung ating skin coat. Mas magandang pahiran ng skin coat.
Makakatoto, nung mayari na natin yung hamba ng ating bintana, tinuloy na natin itinugon dito sa mga ano, sa mga wall. Ayan. Dito sa ano, bila. Tinugmanan natin siya. Ito sa ating hamba. Ayan, mga nakatugmana sila. So, may iwan na lang dito yung pinaka-poste. Nakauli-uli ang ano, napaplatadaan. So, ayan na. Tugmatugmana yung mga pader natin sa ating mga hamba. Ito yung sulok. Ayan. Hamba sa loob. Wall, hamba, wall, ayan, bintana, ayan, tugon-tugon na siya mga katoto. Unti-unti na natin niya matatapos hanggat nandiyan si Parambig, sasamantalahin natin. Parambig, pinagliliberan niya yung paglilihan niya sa ating ano. So hanggat pumupunas tayo, nakagayak na siya ng simento, ayan o, di niya naman mapakali. Gusto daw niya pag hinawakan niya, walang galas yung mga baluster. Ayan, napakainit na niya. So, smooth na siyang hawakan. Wala ka na masasalot na galas. Talaga si Parin Bake, di mapakali. Ayan, namagas pa. Kaya lalagyan ng buti. Na-laminate. Thank you.
Thank you.